Good day, and ito naman yung update natin kay Bitcoin sa mga mayroong Bitcoin, okay? Itong scenario nito, meron siyang kaparehas si Bitcoin, okay? Itong area nito. So, diniscuss ko na ito kagabi, meron siyang katulad. So, papakita ko sa inyo kung nasan yung kaparehas niya. So, slide natin doon sa previous chart, okay? So, meron siyang kaparehas na halos katulad yung pump na nangyari. Okay? So, last year yun. Last year pump. So, ito siya. Malapit na. So, lang. Medyo malayo. So, ito. Ito yung last year pump. Okay? So, paano ko nasabing almost the same? Ito. Almost the same siya, ayan, oh. Hawig siya dito, ayan. Itong part na to. So, ayan. So, itong part na to is hawig siya doon sa current price ni Bitcoin, okay? Sa current pattern. So, in-expect natin, diba nag-dump siya? In-expect natin ito, gaya na ito. In-expect natin, diba, nag-dump siya. Ito, nag-dump. Isang araw. Tapos, possible mag-pump siya, then, isa pang bagsak. Okay? So, pero, dun kanina, nakita natin, double bottom na siya eh. May double bottom na sa baba. So, dun sa baba. So, mamaya, pakita ko sa inyo yung double bottom. So, possible, mag-consolidate na lang si Bitcoin, just in case na ito na yung dump nung kahapon. Okay? Possible yun. Pero, di natin na lang kung anong next move ni Bitcoin. Okay? Pero itong move na to is a impulsive move, okay? Yung susunod na gagawin ni Bitcoin. Possible is a bull plug after nito, tapos drop siya. Itong drop na to ay hindi bear market yan, okay? Is a continuation siya ng bull market. Kasi kung mapapansin nyo dito, kung dump na si Bitcoin, okay? Hindi siya magkoconsolidate ng, hindi siya magaganito. Parang nagsisegue-segue lang, okay? Kasi after ng ano yan, after ng massive bull run, ayan, massive pump, ayan, after ng massive pump na yan, okay? So, almost the same to nung last year, okay? After nyan, within 7 days, okay? 4 hours time frame, okay? Within 7 days or ilang oras to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, within 24 hours pala, okay? Within 24 hours, grabe na yung dump, okay? Pero yung nangyari doon kay Bitcoin, hindi siya ganun. Okay? Dito sa current situation natin, within 24 hours ha. Pero ito within ito, tama, ito more than 24 hours na nangyari, ano. Medyo matagal. Okay, pero siguro ito expect na natin na magko-consolidate dito si Bitcoin, then possible may pagpaakyat. Okay? So isa sa mga scenario noon na bullish. Okay, or kung mag-continuous yung dump niya, okay, kung mag-continuous yung dump, possible abutin natin itong 41,786, okay, ayun yung next support natin dito kay Bitcoin. So, ito yung area natin na resistance na possible maging support level siya pagdating dito. Okay, pero ito yung sa mga scenario natin, itong area nito is a double bottom, okay, double bottom yung part na yan. So, pag nag-consolidate dito si Bitcoin, pwede siyang lumipad at bumuo ng pattern dito. Okay? So, hindi pa natin alam kung lilipad dito si Bitcoin. Medyo matagal pa to kasi wala pang bull pattern na nabubuo. So, expect natin magganito siya. Yan. Kung magganyan yung pattern niya or yung formation niya. Okay? Kung magganito yung formation ni Bitcoin. So, kung maging ganyan yung formation niya, ganito. Yan. Bull pattern, okay, or bull plug. So, possible next nyan, pataas. Okay? So, currently, itong area to is a, ito yung support level natin, ayan. So, nag-bounce kaagad siya, si Bitcoin. Okay? Kaya nung nakaraan, kung maalala nyo, nung nag-drop si Bitcoin, sabi ko, tapos na yung dump nun. Okay? Yung massive dump na mabilis. Kasi yung RSI natin kaagad is na-reach natin almost 20, magto 20 na, ayan, malapit na siya sa 20 ito, nung unang dump. So, every time kasi nare-reach niya yon,
nag-i-stop na yung dump. Okay, so possible magka-reversal kaagad. Okay, so ito resistance, naging support siya dito. Ayan, isa, dalawa, support, support, so possible lumipad siya ulit paakyat. So kaya nyo pagbabasehan, pero kung mabreak yan, okay, kung mabreak yan, ito yung bearish scenario. So dito sa ilalim, possible abutin na natin itong ano, 41,786. So ayan yung next target, if mabreak out yung ito, mabreak out yung resistance natin. Okay, so ito yung update natin kay Bitcoin as of now. So nasa flipping area pa rin tayo. So sa bullish pattern wala pa tayong nakikita. Pero I hope na mag-continue siya paakyat. Okay? So hindi pa to, baka may kasunod pa to ng mga ilang buwan na tuloy-tuloy kagaya yung pinakita ko sa inyo, yung tuloy-tuloy na pump. So baka abutin yung 100 to 300 US dollar kada isang Bitcoin. Okay? So ayun yung update natin.